sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain ng Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot. Gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot, sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail, kaya't huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati, nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Ang Salita ng Diyos. Lahat kayong mahal ng Diyos, sa Kanya'y dapat sumunod. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Lahat kayong mahal ng Diyos, sa Kanya'y dapat sumunod. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Lahat kayong mahal ng Diyos, sa Kanya'y dapat sumunod. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Lahat kayong mahal ng Diyos, sa Kanya'y dapat sumunod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito at nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Araw, mga kaparokya, sa pagsisimula ng linggong ito, tara! Pagnilay tayo sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Paranaque. Ano ang experience mo ng malasakit o compassion? Kailan ka huling nakaranas na maging recipient o tagatanggap ng malasakit o compassion galing sa ibang tao? Ako po bilang miyembro ng cycling community, kapag po
merong kaming kapwa biker na naaksidente, nasiraan. Normal at natural po sa amin na tumigil at kumalinga, tumulong doon sa aming nakita, nakasabay na cyclist kahit hindi naman po namin kakilala. Normal sa amin na magpahiram ng mga tools na tulungan para makapagpalit ng gulong, lalo-lalo na kapag medyo nag-iisa lang po yung aming nakasalamuha na cyclist na nagkaroon ng aksidente o disgrasya. At nakakaranas din po kami na kapag kami naman po ang nasiraan, kami rin po yung tinutulungan. At nakakatuwa po itong compassion o malasakit na binibigay natin sa bawat isa. Mga kapatid, maganda yung salitang compassion sa Tagalog. Malasakit. Ang ibig sabihin daw po nito, may dalawang salitang mabibingwit. Malas at sakit. Kawawa naman yung salita. Malas na nga, sakit pa. Pero ito yung tunay na ibig sabihin ng compassion. Sa malas at sakit ng buhay, meron tayong kasama, meron tayong karamay, meron tumutulong, kumakalinga sa atin. At sa ating gospel reading ngayon from St. Luke, narinig natin kung paano binigay ni Jesus yung kanyang compassion dito sa woman na nakabend for 18 years. Ang hirap po ata nun. Nakita ni Jesus yung hirap. At ginawa niya ito during the time of the Sabbath. Kaya taas kilay na naman ang mga Pariseo kay Jesus. Ngunit para kay Jesus, ginamit din niya ito hindi lamang magbigay ng malasakit, kundi para ituro sa atin ano ba ang ibig sabihin ng malasakit o compassion. Tatlong letter I, ating pagninilay sa araw na ito. Unang letter I, mapatid, is initiative. Pansinin natin, yung babae sa ating ebanghelyo, hindi naman siya sumigaw o humingi ng tulong kay Jesus. Hindi naman niya sinabi, Lord, tulungan mo ako, 18 years na akong nakayukod. Pero anong ginawa ni Jesus? Out of his own initiative, siya yung nagdulot, nagbigay ng paghihilom. Paganda po yung initiative sa wikang Pilipino. May kusang palo. Minsan kasi para kailangan pa natin paluin para tayo kumilos. Pero makikita natin dito na malasakit, malayang binibigay, at ang malasakit ay hindi po pinipilit. Compassion is freely given and never imposed. Yan ay magandang paalala sa atin. Sa paggawa po natin ng kabutihan, malaya natin gawin ito dahil sa sobra-sobrang pagmamahal na meron tayo at hindi dapat napipilitan lang. Pangalawang letter I, mapatid, is immediate. Mga kapatid, yung paggawa ng kabutihan, hindi na po yan naghihintay ng kinabukasan. Ang paggawa ng kabutihan, ginagawa now na. At mga kapatid, ito yung makikita nating nakakalungkot na pananaw nitong tumuligsa sa paghihilom ni Jesus. Pwede naman daw gawin na hindi during the time of Sabbath. Eh sabi ni Jesus, eh kayo nga, yung mga animals kailangan yung kalagin para makakain on the Sabbath. Paano pa yung tao? Para mas mahalaga pa sa inyo yung animals kaysa sa tao. My dear friends, acts of compassion cannot wait. Hindi na dapat pinaghihintay pa ang kabutihan. Dapat gawin agad-agad. At ito yung ginawa ni Jesus. At sana po yung kabutihan na pwede natin gawin ngayon, huwag mo nang ipagpabukas pa. Gawin mo now na. At pangatlo at panghuling letter I, mapatid, is impact. Tignan natin kung ano nangyari dito sa woman after po niyang gumaling. Ang sabi, gusto niya kagad magpuri sa Panginoon. At mga kapatid, magandang tanongin ang sarili natin, what is the effect of compassion on you? Kapag ikaw nagawa ng kabutihan, nakatanggap ng kabutihan, anong dating nito sa iyo? Happy ka lang ba? Aba, dapat hindi lang happy. Pag tumanggap tayo ng compassion, dapat matuto din tayong mag-give at mag-share ng compassion. Ito ang magandang paalala sa simula ng linggong ito. Maging compassionate tayo. Have initiative, may kusang palo, malayang magbigay ng kabutihan. Do it immediately. Huwag mo nang ipagpabukas pa ang kabutihan na pwede mong gawin sa kapwa. And finally, may impact. Sana ang kabutihan tinanggap natin, ipasa din natin, i-pay it forward din natin bilang kabutihan sa ibang tao. Tara, pagdarasal ko po kayo sa pagsisimula ng linggong ito. Let me pray for you and pray over you.
Panginoon Jesucristo, salamat po sa iyong biyaya at regalo ng compassion ng malasakit. Sa malas at sakit ng buhay namin, kapiling ka namin, kasama ka namin, kalakbay ka namin, kinakalinga mo kami. Bless mo kaming lahat, Lord. Nanawa makaranas po kami ng compassion sa araw-araw sa pamamagitan ng mga tao sa aming paligid. At higit sa lahat, maging agents of compassion po kami. Kami po na nakatanggap ng malasakit, magbigay din ng malasakit sa bawat isa. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasolang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pagninilay ngayon sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Shoutout po sa lahat ng ating mga rescue workers, medical professionals, mga nagpapakita ng compassion ng ating mga armed personnel, pati na rin po yung ating mga social workers, volunteer sa parokya, at syempre sa mga active palagi sa paggawa ng works of mercy. Saludo po kami sa inyo at salamat po sa inyong modelo ng pagpapakita ng tunay na malasakit. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless po, and we'll see you soon.